unboxing tayo ngayon, guys. So, marami dito yung mga phone. Kasi dito sa country namin, guys, pagkatapos mo ng 24 months, pwede kang kumuha ng zero plan. Pero, depende yon kung gusto ninyong plan ay line lang or kailangan may internet yung phone nyo. Pagkatapos ng 24 months na yon na may line kayo, pwede na ulit kayong kumuha ng new phone. Maliit lang naman ang diferensya. So, bakit hindi kayo kukuha ng phone? Unless na ang gusto nyo talagang phone ay pinaka-latest. Kagaya nitong phone na to, iPhone 11 Pro. So, may mga phone dito sa Canada na zero plan, na wala talaga kayong babayaran. So, itong box na to, titingnan natin. At, una sa lahat, mahalaga talaga yung cellphone dito sa Canada. Kasi, alam nyo naman, malamig ang lugar na to. Super, super lamig. So, during winter time, kailangan itrack nyo yung bus. At kung meron din naman kayong car, kailangan nyo pa rin naman ng phone. In case na alamin ninyo kung nasaan yung traffic or saan way kayo dadaan. But of course, for emergency use, diba? Mahalaga talaga ang phone. So, ibig sabihin na ang phone ngayon ay hindi lang siya decoration, kundi necessity na talaga siya. So, guys. Okay, guys. So, ganun na kalaga ang phone sa mundo ngayon. Dahil lahat na tao sa buong mundo ay magamit ng phone. So, bagong lahat yan, bago natin buksan. So, titingnan natin kung anong model ito. Bago yan, sasabihin ko sa inyo kung anong mga model ng phone na to. So, ito ay 5S, ito ay 6, ito ay 6 Plus, ito ay 7, at ito ay iPhone Pro. So, ito guys, ang 5S, 6, at saka 6 Plus. So, nagpe-press ka ng a little bit pressure para mag-open ka ng kanilang button. At ito namang 7, slight lang to guys. Bubukas na siya. At saka hindi siya nagsasound. So, mas malayo yung difference niya sa iPhone Pro. Kasi ito, full screen talaga siya. So, kung napapansin nyo, meron siyang edge dito yung ibang mga phone. Meron siyang vacant sa top and bottom. Same as well with 7. So, ito naman ang iPhone Pro. Dalawang function. Pwede mo siyang i-stop sa front at dito sa eye. Pwede mo siyang i-open or click sa side. Pero fully talaga siya na screen. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano kaya ang laman ng box na to. Excited na ba kayo? Excited na ako. So, ngayon, ready na ako kasi may cutter na talaga ako. So, titingnan natin kung anong meron ito. So, pwedeng mangyari na box lang ito. At pwedeng mangyari, hindi natin alam kung anong meron dito. Tingnan natin. Okay. Ta-d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 a-
kung anong difference sa max. So sabi ng shop, malaki lang siya ng kaunti. I think it's the same with itong ano na to. 6 plus na to. Ganito siya kalaki. So dahil na-experience ko ng ganong kalaki na phone, parang ayaw ko nang gumamit ng pinakamalaking phone. So tama-tama lang to, mahawakan mo, tsaka madali siya. Ngayon, ito na. Ano kaya yung model ito? So, ito, 64GB to guys. So, depende rin kung anong model ang gusto niyo, kung ilang gigs. Let's see kung ano to. Exciting. iPhone Pro din kaya ito. Or baka Max to. So, ito guys, sa box, meron siyang mga instructions. So, dito mo makikita yung mga instructions niya, paano mag-on, mag-off. So, mahalaga ito, basahin natin mamaya. Kasi, para alam ninyo kung saan nyo ilalagay yung SIM. Pero maganda siya guys. Look. So, isa lang yung kanyang camera. So, ano kaya yung model ito? Guess. Kasi yung iPhone Pro, tatlo yung kanyang 11 Pro, tatlo yung kanyang camera. So, ang isang function dito ay kung mag-on, mag-off ka. So, halimbawa, patayin ko siya. Tapos, pipress mo lang dito sa likod, mag-on siya. So, ngayon, ito, kaya model ito. Pero maganda siya guys, diba? So, ito ang kanyang earphone. So, let's see kung same ng oh. So, ito kasi, ang kanilang mga earphone, bilog to guys. So, bilog siya. So, ito, bilog ang kanyang earphone. So, alamin natin kung kailan nagsimula yung flat. So, kung titingnan ninyo, iba yung kanyang earphone. So, itong iPhone 6 Plus na to, dito nagsimula, I think, ang flat na kanyang plug. I mean. So, ito, yung earphone niya is bilog. So, ito, yeah, bilog. Bilog pa rin siya. So, ito, dito siya. So, this is 7. So, dito nagsimula ang, so, hindi ka pwedeng mag-borrow ng, hindi mo sila pwedeng anuhin, i-change yung earphone kasi iba yung kanyang shape, flat. So, ngayon, ito yung kanyang, it's the same guys, ang kanyang charger. Yeah, it's almost the same. So, ganun pa rin yung kanyang charger, the same. Except lang sa kanyang earphone. So, ang earphone niya ay flat. So, ito yung kanyang shape. So, wala siyang pangalan kung ano. Basta iPhone lang siya. Wala nakasulat. So, dito siya for sure, guys. Makikita natin kung anong model siya. So, ito. Ang purpose nito, kapag magtanggal ka ng SIM. So, dito sa gilid, meron kang pipindutin sa gilid. Ito, paano i-on? I think the same. So, pipress natin siya. Dito rin yung on. So, hanapin natin kung saan ang kanyang SIM. Ito siya, guys. Ito ang purpose niya. So, pakita ko sa inyo. Press.
lalabas. So, ito yung laganan ng SIM. Balik muna natin kasi wala pa naman ng SIM. So, now, mahalaga ito guys kasi huwag niyong wawala to kasi ito yung susi para makuha niyo yung SIM card niyo. Malay niyo mag-travel kayo, di ba? So mag-change kayo ng inyong SIM card. Otherwise, hindi yung magagamit ang inyong phone. Hindi kayo makaka-plug. So ito, mga free lang ito. Mga free lang ito. Itong mga ito, decoration. So ito yung sticker kung gusto niyo talagang, kung ayaw niyo talagang, kung medyo ayaw nyo ng maliit ng inyong Apple, lagyan nyo ng ganito para medyo malayo pala, di ba? Obvious. So, okay. So, babasahin natin. So, for sure, English tayo kasi English Sarah tayo. So, ito siya. So, ito ang problema, guys, no? Ang phone na to, walang model. Pero, just kidding guys. So ito ang iPhone 10R. Okay? iPhone 10R ito. So normal lang yan. Lahat ng mga language lalabas pag first time. So lalabas yan lahat ng mga ano, lingwahe. So hahanapin mo kung anong language yung komportable ka. So of course, English, 'di ba? Kasi wala namang iPhone na nagtatagalog. Chinese lang yata, Japanese, Korean, Spanish, ganon, ganon. So, ayan, ito ang tama, hello. So, ang iPhone 10R, isa lang ang kanyang camera. Ganon. So, mahalaga ito basahin dahil dito malalaman ang mga function. Pero minsan guys, kagaya ng mga phone ko, nakalagay lahat ng color ID, your password ba tawag doon, Apple ID ko, is the same sa 6, sa 6 Plus ko, sa 7, hanggang sa iPhone Pro ko, hanggang sa iPad ko. So, nangyayari, kahit na mag 64GB pa, siguro kailangan ko ng 128GB, di ba? So, depende sa inyo kung saan komportable kayo or same na Apple ID ang gagamitin ninyo. Pero, kasi pag ganitong pare-pareho lahat yung Apple ID nyo, ang nangyayari kasi lahat ng mga pictures mo, nagtatransfer dito sa 7, nagtatransfer dito sa 11 ko. So, ngayon, yung problema ko, puno na siya agad. Kahit 64GB, di ba? So, naisip ko na, pag bumili ako ng iPhone Pro Max, I think, guys, iibahin ko na talaga yung Apple ID ko. Kasi wala eh, tumatalon-talon yung mga picture ko dito. Tataka ako na, oh bakit na-erase ko na tapos nandito na naman siya sa iPhone 7. Nung nag-iPhone Pro 11 ako, andito na naman tumalon yung mga dati-dati pang mga pictures. So, ganun guys. So, hope na nag-enjoy kayo sa panonood ng mga telephone, ng mga iPhone. But guys, remember, kailangan yung i-taking care yung phone nyo kasi ang problema lang kasi yung mga pag nahulog or what, depende dito sa Canada. Minsan depende sa'yo kung kukuha ka ng insurance or phone insurance sa company or kukuha ka doon mismo sa company kung anong line meron ka. So ngayon, ako usually hindi ako kumukuha kasi another additional yun eh, babayaran mo every month plus data mo. So, dito ang patakalan kasi kontrata talaga. So, pag hindi mo matapos yung contract mo na 24 months, nag-change yung mind mo, ayaw mo taposin. So, magbabayad ka talaga ng penalty, guys. So, as long na may trabaho ka, okay na rin yung nagbabayad ka ng data at the same time meron kang contract na 24 months. So, ganun ang ginagawa ko kapag ako ay nag-change ng phone. Nagkukuha ulit ako ng bagong telepono. Kasi maliit lang naman actually ang difference eh. So, hahatiin mo yun kung magkano yung value ng phone. So, halimbawa, ang value ng phone na yun, i-divide mo yun sa 24 months. And then, magbabayad ka kung anong data mo, kung ilang
GB ang needs mo na internet. Pero pwede rin naman na hindi ka magla-line, call and text lang talaga. Dahil mas mura pa yon. At makakakuha ka ng mga mura pang zero plan na walang-wala ka talagang babayaran. So, dito naman tayo sa earphone niya. So, itong iPhone Pro at saka itong iPhone 7, pag nag-charge kayo, iisa lang. So, ito ang charging. At saka, ito rin ilalagay ang earphone. Hindi kagaya nung itong iPhone 6 Plus at saka 6 at saka ng 5 na separate ang kanyang earphone kesa sa kanyang charging. So, kung mag-charge ka dito, dito naman yung kanyang earphone. Separate talaga siya. So, dito sa 11 Pro, isa ang charger at isa ang earphone niya. So, kagaya niyan, pwede mo siyang, ito ang earphone. At ito naman ang charging ng Pro 11. And then, ang difference nila guys, itong 11 Pro, malaki ang charger niya. Kasi, mas mahaba kasi ang charging time nito kesa sa ibang phone. Ang Pro at saka Pro 11 Max, 11 Pro Max at saka 11 Pro, ganito, pareho silang ganito kalaki ang charger niya. So, yan ang difference naman sa kanila. Pero ito ang charger ng 7 na to, same sa regular na maliit lang. So, ito lang ang ginagamit na charger niya. Yan lang ang difference nila guys. So, itong tatlo na to, separate talaga ang earphone at separate din ang kanilang charger. So, pwede mong naka-charge pag may tatawagan ka while nag-charge, pwede mong ilagay dito yung earphone, pwede mong gamitin. Whereas dito sa 11 Pro at saka itong 7, hindi talaga. Dahil kapag naka-charge siya, hindi mo talaga pwedeng gamitin yung earphone. But, hindi naman talaga safe guys na nagtetelepono ka habang nag-charge kasi hindi yun safe. So, ang iPhone 10R is almost the same na makikita mo ang lahat kagaya nito. Lahat yan. Lahat na screen bukas. So, ito yung iPhone 10R. Same sila ng Pro 11 na whole screen talagang covered niya. Whereas, kapag pinapakita ko sa inyo itong 6S, so meron siyang space dito sa top and bottom. Same thing sa 6 din. Meron din siya dito, top and bottom na space. So, dito sa 11, sa 10R, tsaka 11 Pro, pareho silang bukas. Open whole screen, nakikita mo siya. Same ang function niya guys, na dito rin sa gilid, on and off. Tsaka same, so dito rin ang volume, up down lang, dito yung volume. So lahat yan. But kung makikita mo guys, ang difference niya, pag halimbawa yung wifi at saka yung mga ano, down mo, and then up. Same thing dito sa 11 Pro Max. Dito mo makikita. So, ganyan siya. Dito mo makikita ang function niya sa taas. At saka ito, kung mapapansin nyo, limbawa no, tiningnan, up naman.
hindi kagaya ng 10R at ng 11 Pro na pababa. Pag makikita mo yung wifi, makikita mo yung volume, yung music mo dyan, flashlight, ito naman going up naman mula sa 5, 6 at 6 plus. So, titingnan natin itong 6. Same. Makikita mo yung volume niya, makikita mo yung lights, mga flashlight, going down naman pag nagsara ka. So, ito naman tayo sa 5, going up naman. And then, kung gusto mo isara, going down. So, we're in dito, makikita mo siya. Ay, yan lang, guys. So, we're in dito. Kung gusto mong makita yung wifi mo, flashlight, lights, yung volume, slide down mo naman. Opposite ng iPhone 5S, ng 6, at ng 6 Plus. So, yun yun. Same also with 11 Pro. So, going down naman. Pag makita mo yung lights, yung wifi mo, yung music mo, flashlight, ganon. So, slide up mo siya. Okay. So, ganun ang difference. May difference dun sa charger, may difference dun sa earphone. So, ganon. At saka sa screen niya. Ganun ang difference siya. Okay.